Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na mag-like, share, at subscribe kayo para sa mga gustong sumali sa ating 1,000 GCash giveaway. Sagutin nyo lang din yung ating question of the day sa dulo ng video na ito. Anyways, 44 years na rin halos ang Itbulaga sa TV. And it's amazing how one show can be part of our lives and of our history. Pero alam nyo ba na sa tinagal-tagal nila sa TV ay napakarami na rin nilang pinagdaanan? I'm sure marami sa inyo hindi nakakaalam na galing pala sa ABS-CBN din ang Itbulaga. Could you imagine? I'm sure marami sa inyo ang nasyak dyan. Marami pa akong revelations bukod dyan, no? So sa episode na to ay tatalakayin natin kung saan ba talaga nag-umpisa ang Itbulaga. Bago natin pag-usapan yan, no? Puntahan natin yung mga personalidad, mga artista na sumikat sa Itbulaga. Tingnan nyo kung kakilala nyo lahat yan, ha? Isa sa mga core talaga ng Itbulaga ay yung Dabarcads nila na tinatawag, which is yung hosts nila, di ba? Through the years, napakaraming sumikat at naging parte na talaga ng pop culture, and it's all because of Itbulaga. Una, si Ice Seguera. Noon kilala siya bilang Ice Seguera. Panoorin niyo itong snippet na ito. May gusto kayong tanong kay Rose? Apo. Sige, tanongin mo. May asawa ka na? Sobrang minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang wit, sa cuteness niya, at saka sa talino niya. Alam niyo ba, personally, ako ine-enjoy ko talaga yung mga palabas niya noon. Nakasama si Aiza kasi miski ako natutuwa sa kanya. Sa Cinema One, pag piniplay, yung mga Me and Ninja Liit, o ganon. Hindi ko alam kung naabutan ng iba dito, pero sobrang saya panoorin ni Ice Seguera noon nung bata pa siya. Yung version natin ngayon, maraming nag-aano sa kanila, sinasabi na parang pareha sila ni Riza May, na ganun-ganun din yung formula ni Riza May. Cute din, at tawa-tawa din ang utak, kaya marami rin nagmahal sa kanya. Pangalawa, pag-usapan natin, ito talagang hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin sila, at sumikat din sila sa Itbulaga, yan yung sex bomb. Hanggang ngayon, mahal ang mga tao, especially sa LGBTQ community, no? Sumikat sila dahil sa mga routine-routine nila sa laban o bawi. Kundi ako nagkakamali. Oy, si Papa, lumaban, matapag, ganun. Sumasagot sila sa mga sinasabi ng mga hosts at may mga routine sila doon na nakukuha rin ng mga tao. Dahil sa kasikatan rin nila na yan, nagkaroon sila ng napakaraming season ng Day 7 na pinapalabas after din mismo nung Itbulaga. Last, no, although isa lang to sa napakaraming pwede nating i-discuss, no, yung Aldab, talagang nag-break ng records. Araw-araw, literal, trending. Trending sa Twitter, number one, trending, ganyan. Magpapaka-plastic ako kung hindi ko sasabihin na hindi talaga ako na-value kakanood ng Kalye Serge. At I'm sure, kayo dead. Simula episode 1 hanggang takdang panahon, hanggang yung mga sumunod, pinanood ko rin talaga to. Mga panahon yung wala kasi akong trabaho noon. Grabe, diba? Dabarcads pa lang ang rich na ng history ng Itbulaga. Naging parte na talaga ng buhay natin. Ngayon, puntahan natin, paano naging Itbulaga yung Itbulaga? Ganito nag-umpisa yung palabas. Ginawa daw siya ng Productions Specialists Incorporated. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung tape ngayon. Wala kasi akong makita kung yan yung origin niya. Pagmamayari ito ni Romy Halosjos. Ang nag-pitch daw ng show ay si Anthony Tuviera. I'm sure familiar sa inyo yung pangalan. Sabi niya, nung pinitch niya raw, naisip niya na TVJ ang perfect na host para dun sa noontime show na naiisip niya. Yung pilot episode ng Itbulaga, ibig sabihin yung kauna-unahang episode niya, ay inere July 30, 1979. Napakatagal na, di ba? Sa RPN Live Studio 1 sa Broadcast City. Ngayon ako sinusubukan kong hanapin. Tingnan natin kung mahanap ng aking editor o kung mahahanap ninyo, ilagay nyo sa ilalim yung mga footage ng unang episode na yan. Wala kasi akong makita, sayang. Nung nag-umpisa yung Itbulaga, ang mga naging host na kasama nila ay si Chicky Holman at saka si Richie D. Horsey. I'm sure familiar sa napakarami sa inyo yung si Richie D. Horsey, yun yung mga original hosts. Naalala niyo ba sila? Ang sabi dito, si Vic Soto daw yung nag-compose nung kanta nila na Mula Apari hanggang Hulo. Ayan, buong bansa,
it bulaga. Si Vic Soto ang gumawa niyan. Eto, sinerge ko rin kung ano ibig sabihin ng it bulaga. Sabi nila, si Joey de Leon daw ang nakaisip nito. It bulaga, dahil alam niyo, it bulaga, yung IT bulaga. Doon daw nila nakuha yon. Ginawa nilang it, kain. Kasi tanghali to eh. Kasabay mo silang kumain, kaya it. Tapos yung bulaga, kasi napakarami ng surprises. And totoo naman, over 44 years, no, ang daming surprises ng itbulaga sa mga manonood na Pilipino. Di lang Pilipino actually, meron ding itbulaga Indonesia. I'm not sure kung meron pa ng itbulaga Indonesia ngayon, pero talagang hanggang ibang bansa ay nandun yung impact ng palabas na yan. Sabi nila nung nagsesearch ako, binabasa ko yung origin ng itbulaga, nung first 6 months, halos wala daw sweldo yung mga hosts. As in, wala, zero. Nangangamba sila, no, na baka makakancel yung palabas. Can you imagine kung kinancel nila yung palabas? Ano kaya yung noon time natin if there was no itbulaga? Diba? Sabi nila, wala daw balak yung hosts na ipagpatuloy yung palabas eh. Gusto lang daw bumili ni Vic Soto ng sasakyan, tapos na iiwan niya na si Joey de Leon. Short term lang din daw yung itbulaga para sa kanya, pero tumagal, dinire-diretso nila at nagstay sila. Hanggang ngayon, 44 years, grabe, diba? So simula sa RPN9, eto na. Nagpunta ang itbulaga sa ABS-CBN. Could you imagine, di ba? Sa mga pinakamatinding kalaban ng ABS-CBN to sa noon time eh. Nagkaroon ng problema sa RPN9. Sabi dito sa mga nababasa ko, no? Kaya nagdesisyon daw si Tony Tuviera na mag-transfer sa ABS-CBN. May nakikita ko mga management. Hindi ko makita exact na rason nila kung bakit sila lumipat. But it has something to do with management. Tapos nawala din daw sa ere yung itbulaga. Ang unang episode nila, at buti na lang meron tayong nakita, sa Araneta Coliseum, ganun kabongga, noon pa man din. Ang special episode pangalan, Itbulaga, Moving On. May ganyan sila pakita natin dyan. So napaisip ako ngayon, kung nakapasok naman sila sa ABS-CBN, naging successful, bakit kailangan pang lumipat sa GMA? Dahil sobrang successful na itbulaga eh. Ito yung isa sa nabasa ko ha. 1994 daw, dahil may sariling pamunuan yung itbulaga. At hanggang ngayon, di ba, sinubukan daw bilhin ng ABS-CBN yung rights ng itbulaga. Tumanggi daw si Anthony Tuviera, pati si Malu Joa Fagar. So ibig sabihin, gusto nilang kunin na mismo sa kanila talaga yung itbulaga. Kasi bumibili lang ng, tama ba ako, yung slot, yung oras, yung itbulaga dun sa mga networks. I think ganun yung patakaran doon. Dahil dito, nagdesisyon daw silang umalis ng ABS-CBN hanggang sa nahanap na nga nila yung kasalukuyan nilang tahanan, which is yung GMA. January 28, 1995. Diyos ko, baby pa ako nito. Nagkaroon ulit ng Itbulaga, The Moving! Sa Araneta rin ata ulit. Ganun talaga kabongga yung paglipat nila. Dito na pumasok yung mga long-term host na paglipat nila sa GMA na kagaya nila Tony Rose Gaida. Grabe, nakalimutan ko na si Tony Rose Gaida. No? Oo nga. Sila Alan Kay, Francis Magalona, ayan, Anjo Iliana. Sadly, marami sa mga dating hosts na Itbulaga, dating mga dabber cats ang wala na ngayon dahil napapalitan din talaga, napapalitan, lalong dumadami. Ganon, may mga kinakailangan na mag-move on sa buhay nila. Eto ha, nagulat lang din ako, alam nyo ba na Itbulaga pala ang unang namigay ng milyon sa Philippine Television? Hindi ko alam to. Noong taong 2000, dahil lumabas yung Laban o Bawi, di ba? 1 million yung price doon. Mula nung paglipat nila sa GMA na yan, nagtuloy-tuloy na talaga yung success ng Itbulaga. At hanggang ngayon, talagang skill to ha. They manage to stay relevant. Yung mga ibang palabas, di ba? Sobrang tagal, parang wala na tayong pakialam. Ay, tama na, paulit-ulit na. Pero them, they keep reinventing themselves para maging relevant. No? Marami sa mga episodes ng Itbulaga ang sure ako magbe-play sa utak ninyo at napanood nating lahat habang nananghalian tayo. Pag binanggit pa lang, alam mo na kung ano yung nangyayari talaga. Bigay tayo ng mga example. At gusto ko rin na magbigay kayo ng mga example ninyo ha. Pero ito yung sa akin, yung hindi talaga maaalis sa utak ko. Na habang kumakain ka, matatawa ka talaga. Una, yung pagkalaglag ng pustiso ni Alan Kay. Ako di patawa ako ng tawa dyan. Alam ko kayo din. Hanggang ngayon, viral pa rin sa YouTube yan eh. Pangalawa, plywood episode ng Aldab. Nagwawala ako dito. Dahil nasa plywood, di ba? At sure ako kayo din, ng mga nanonood ng Aldab dyan. Yung pagkalaglag ni
ko si Manalo dun sa Estero sa One for All for One. At yung last, which I covered din sa previous episode, yung pakikipag-away ni Joey De Leon. Eh, sobrang talagang pinag-usapan sa TV. Yung pakikipag-away niya kay Willie Revilla. Hindi ba pagkakaila, no? Na talagang nasa puso at isip na natin itong Itbulaga. Naging parte na rin talaga ng mga buhay natin. So, ayan na nga. Pinag-uusapan ngayon ng pag-alis ng TBJ sa Itbulaga. Wala pa akong balita kung anong nangyayari dyan as of the posting of this video, no? Habang finifilm namin ito. Ito yung tanong ko ngayon sa inyo. Ano ang mga pangyayari sa Itbulaga at sino mga hosts yung hinding-hindi ninyo makakalimutan? I-share nyo yung kwento nyo sa ilalim para sa ating 1,000 GCash giveaway. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at notification bell. So, yun lamang po. Ito si Claro, the third. At ito ang aking kwento. Isang libo, isang buwan, buwan siya.